ng kaganapan at tutugin ng gitara at ang kaayaayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit kagalakan at tutugin ang gitara at ang kaayaayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan na umaasa ang ilaw, ang mga naliligaw na yung pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagaloba mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano sa iyo'y tinanggap upang ito'y talaga mapangatawa ng ganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, may mag-asawa buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya tatlong buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanyang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang
mag-aalaga sa batang iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang batang ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Lumingalinga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang mga kasalanan. Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo, Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along ng ngagalit. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itago mo ako ay iligtas. Papurihan ng Diyos aking aawitan. Kadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang kababalaghang ginawa sa inyo, malaw na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila ay nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at mga taga Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat na nanonood sa atin at nakikinig, magandang umaga. Kung titignan natin yung unang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo, narinig ninyo tungkol kay Moises. Dalawang ulit siyang niligtas ng Diyos mula sa kamay ni Farao. Una, nung siya'y bata, nailigtas siya. Ikalawa, nung nakapatay siya at nais din siyang ipapatay ng Farao. Dalawang ulit na pinakita ng Diyos ang pagliligtas sa kanya. Sa ngalan nang siya'y tatawagin. Sa buhay natin, kumikilos sa Diyos. At sa pagkilos niya, siya'y kumikilos sa ngalan lagi ng pag-ibig. Kumikilos sa Diyos, maganda man o pangit, masakit man o hindi, mapait man o matamis, kumikilos sa Diyos sa buhay natin. At sa pagkilos niya, marapat na tayo magpasalamat. Ngunit kumisang kung tayo nasa pait at hirap, hindi natin makita ang pagkilos ng Diyos. Di natin maunawaan ang mga pangyayari. Iniligtas si Moises sa unang pagbasa dahil siya'y kakasangkapangin ng Diyos sa kaligtasan ng buong Israel. Gagamitin siya ng Diyos. Sa mga pangyayari sa buhay natin, pangit man o maganda, sabi ko nga, meron doon pag-ibig ng Diyos. At madalas hindi natin nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay natin. Tayo'y patuloy na nililigtas ng Diyos. Patuloy siyang kumikilos sa buhay natin upang tayo rin ay mapabuti. Isa sa pinagpapasalamat ko ay merong biyaya ng kapatawaran. Dahil sa awa ng Diyos sa bayang Israel, inihanda niya si Moises. Dahil sa awa sa atin ng Poong Jesus Nazareno, tinatamasa natin ang kapatawaran. Dahil ang biyaya ang kapatawaran, ibig sabihin nito, tinatanggap natin ito nang walang bayad mula sa Diyos. Ngunit ang nakalulungkot, minsan, hindi natin pinahahalagahan ang kapatawarang binibigay sa atin ng Diyos. Hindi natin nakikita ang halaga ng awa ng Diyos sa atin. Alam natin mabuti ang Diyos. Pinatatawad niya tayo lagi, hindi para lumaki ang mga ulo natin dahil tayo'y pinapatawad
at lagi nating sinasabing mapagpatawad ang Diyos. Totoo yun at tama yun na mapagpatawad at mapagmahal ang Diyos. Ang kanyang pagpapatawad sa atin na isang biyaya ay hindi para lumaki ang mga ulo natin. Tayo'y pinapatawad ng Diyos upang lumaki ang puso natin para sa Kanya at para sa ating kapwa. We receive forgiveness for the love of God. We receive forgiveness because it is a gift of God. We receive this gift in order for us to love more God. Binigay sa atin ang biyayang yaon ng kapatawaran upang lalo nating mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Huwag natin aabusuhin ang kapatawaran ng Diyos. Hindi nauubos ang kanyang awa at patawad. Totoo yun. Lagi magtitiis sa Poong Jesus Nazareno para sa atin. Totoo yun. Anong sukli natin? Tayo rin ay maging katulad niya. Maging mapagmahal. Dahil alam ng Diyos, kaya tayo pinapatawad para hindi tayo mauwi sa dinanas ng Sodoma at Gomora. Narinig niyo ang ebanghelyo natin. Kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos, kailangan pakita natin sa gawa ang hinihingi nating tawad. Tayo ay nagpapakumbaba pag humihingi ng tawad. Kahit sa kapwa natin, pag humingi tayo ng tawad, papakita natin sa gawa ang pagsisisi natin. Madaling sabihin na I am sorry. Madaling sabihin, hindi ko sinasadya. Madaling sabihin, patawarin mo ako. Pero dapat ipakita natin yung sinseridad ng sorry natin. Sinseridad ng paghingi natin ng awa at tawad sa pamamagitan ng pamumuhay na tama. Kaya ang kapatawaran binigay sa atin ng Diyos ay upang tayo ay maligtas at hindi matulad sa parusa ng Sodoma at Gomora. Ano sabi niya sa Ebanghelyo ngayon? Kung naglagay lang daw ng abo at nagsuot ng sako, ibig sabihin nagpakababa sa harapan niya. Sana hindi magugunaw ang Tiro at Sidon. Hindi nagunaw sana pala ang Gomora kung nagpakababa siya. Kaya ikaw buhay pa, kaya tayo buhay pa, kasi sa awa ng Diyos, pilitin nating gawin lagi ang tama at wag ang mali. Maraming tao takot ma-open ang kanyang kapwa, pero hindi takot ma-open ang Diyos. Napakaingat nating magsalita nang hindi tayo makasakit sa ating kapwa. Napakaingat nating kumilos para hindi natin masaktan ang kapwa natin. Pero ang tanong, natatakot pa ba tayo sa Diyos? Buti pa yung mga mister, takot kay misis. Buti pa ang mga bata, takot sa magulang. Tayong anak ng Diyos, may takot pa ba sa Kanya? Pag wala tayong takot, patuloy tayong gagawa ng mali. Bakit ba tayo tinawag ng Diyos na matakot sa Kanya? Dahil parurusahan tayo? Hindi. Bakit ka ba natatakot magalit ang magulang mo? Dahil parurusahan ka? Hindi. Bakit ka natatakot sa mister mo, sa misis mo? Dahil parurusahan ka ba niya? Hindi. Bakit ka natatakot? Dahil ayaw mo silang masaktan. Natatakot kang gumawa na masama sa misis mo dahil ayaw mo siyang masaktan. Natatakot kang gumawa na mali sa magulang mo dahil ayaw mo silang lumuha sa iyo. Natatakot tayong gumawa na masama dahil ayaw nating dapat lumuha ang Diyos sa atin. Pero lagi natin siyang pinaluluha. Lagi natin siyang sinasaktan sa paggawa natin ng mali. Sino magulang dito ang natutuwa kung nagkakamali ang anak? Sino mag-asawa rito ang natutuwa kung taksil
at hindi tapat ang kanyang asawa o may bahay. Ayaw nating gumawa ng masama sa magulang, sa kapatid, sa asawa, dahil ayaw natin silang masaktan. Dahil pag tayo nagkakamali sa kanila, ano sabi ng mga magulang? Nasasaktan ako. Ano sabi ng asawa mo? Pag ikaw hindi tapat sa kanya, nasasaktan ako. Ano sinasabi ng kapatid mo pag niloloko mo at dinadaya mo siya? Nasasaktan ako. Pag gumagawa tayo ng mali, ano sinasabi ng Diyos? Nasasaktan ako. Matakot tayong saktan ang Diyos. Yun siguro ang ibig sabi na may takot sa Diyos. Wala na kasi tayong takot at marami ng taong walang takot sa Diyos. Wala nang takot siyang sinasaktan. Kaya ngayong umaga, piliin nating gawin lagi ang tama. Alam niyo, yung relo ko nilagay ko sa kanan. Yung relo niyong suot, pag late ang oras, ano ginagawa niyo? Uy, ano ginagawa niyo? Baka sabihin niyo sa akin, sinasanla. Hindi, no? Tinatama. Pag sobra sa oras, laging mabilis, pinapacheck niyo. Nilagay kong deliberately ang relo ko sa kanan. Kung ang relo kailangan magbigay ng tamang oras sa atin, pinapaalala ko sa sarili ko na anuman ang desisyon ko, ang gagawin ko tulad ng relo ko, laging tama. Kaya suggestion ko sa inyo, yung relo nyo, bracelet nyo, sing-sing nyo, lagay nyo sa kanan para ko sa panahong ika'y tinutokso, sa panahong ika'y nalalabuan, tumingin ka lang sa relo mo, tumingin ka lang sa sing-sing mo, magpapaalala sa iyong gawin mo ang tama. Do the right thing. Gawin mo ang tama. Lagay nyo sa kanan nyo lagi ang relo nyo. Wala kang relo, bracelet. Lagay nyo dyan yung mga dasalan, yung mga rosaryong pang bracelet. Lagay nyo sa kanan para kung nagagalit ka, tingin ka lang sa kamay mo. Magpapaalala sa iyong gawin mo ang tama. Do the right thing. Pag ika'y tinutokso at natutokso, tumingin ka lang sa kamay mo. Titingin ka lang sa sarili mo. Papaalalahan ang kanan ng kamay mo. Gawin mo ang tama. Do the right thing. Kaya nilalagay ko sa kanan. Dahil may mga pagkakataon na minsan di na natin iniisip ang sinasabi natin, ginagawa natin. Minsan masyado na tayong adelantado. Minsan kailangan may magpaalala sa atin. Pag naiinis ka na, nabubwisit ka na, at alam mo makapagsasalita ka na ng hindi tama, tumingin ka lang sa kamay mo, tumingin ka lang sa orasan mo, at magsasabi sa iyong gawin mo ang tama tulad ng relo mo, tulad ng oras na dapat laging tama. At yun ang hamon sa atin ng Diyos. Kaya niya tayo pinatawad para gawin ang tama. Kaya tayo pinapatawad ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon lagi na gawin ang tama. Ulitin ko lang sa inyo. Pinapatawad tayo ng Diyos dahil regalo niya ito. Hindi para lumaki ang mga ulo natin at maging mayabang at mapagmalaki. Pinapatawad tayo ng Diyos dahil nais niyang lumaki ang puso natin para sa Kanya. Lumaki ang puso natin para sa Kanyang bayan. Katulad ni Moises, nakapatay, dalawang ulit na niligtas para magkaroon siya ng malaking puso sa bayan ng Diyos at sa Diyos. Palakihin nawa ng Diyos ang puso natin. Gawin mo ang tama. Amen.
Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, matiis ng Diyos at mulat sa ating mga paghihirap, manalangin tayo sa Kanya upang tulungan Niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ang itutugon po natin, panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig, naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yaong may mga pusong hungkag at nanlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mo kami, Panginoon. Tumahimik po tayo sumandali para sa ating po mga pansariling pasasalamat at mga kahilingan. Sama natin ang mga may sakit na mga kakilala at kaibigan natin, lalo na sa miyembro ng ating pamilya, maging ating mga sarili. Kaya hindi na lahat ng mga yumao, mga kamag-anakan nating walang nakakaalala magdasal para sa kanila. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na iki aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal. Sa pamagitan niyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob na iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pa indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po'y buong taimtim nating dadasali ng Ama namin na may pagpapasalamat sapagkat ang Diyos ay tunay ngang mapagpatawad at mapagmahal sa atin.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Maapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Iniling namin kami adya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng Panginoong Hesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang Diyos ng kapatawaran at pag-ibig. Mapalad tayo ngayon tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ay ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isupo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Isip ko'y di lingit
kita. Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. San ako paroroon upang matakasan ka? Akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Akong may makalipad sa dulong dagat mapatpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita. Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan na iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuan
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.